Hi guys, this is Megan Charm and welcome back to my channel. So for today's video guys, like what I mentioned in my previous vlog, magkakaroon tayo ng accommodation honest review ng mga hotels na pinagstayan namin ng husband ko nung nagbakasyon kami sa Bohol. So you might as well consider these hotels kapag nagpunta rin kayo ng Bohol. So without further ado, let's start the accommodation honest review. Immediately after we landed, dumiretso na agad kami dito sa Molly Resort, which is located in Danau, Panglao, and 5 minutes drive lang siya from the airport. As you can see guys, sobrang relaxing ng place nila. Mahangin at malinis. And guys, ang dami lang dito mga indoor plants that make this resort more relaxing. And sa mga mahihilig mag-pictures guys, ang dami ditong Instagrammable spot. As you will notice guys, from their reception area to the hallway going to your room, sobrang bali yung vibe nila. It is because yung kanilang concept dito sa hotel is Balinese style. And finally, nandito na tayo sa room namin. As you can see guys, dalawa yung bed kasi magkahiwalay kami matutulog ng asawa ko kasi strict yung parents namin. Pwede, char lang. Kasi nung nag-book ako guys, ito na lang yung available room. So, ipapamerge na lang later. And ito pa guys, yung maganda sa hotel na to kasi meron silang balcony na overlooking yung Miss Restaurant and Pool. Sayang lang kasi hindi kami nakakuha nung mga room na may direct access sa pool. But anyway guys, so pagpasok niyo ng room guys, sa kaliwa is nandun ka agad yung toilet nila and shower. So combination naman siya ng black wood and gold palette. And sobrang modern yung design nila guys. May enjoy niyo yung mag-shower dyan everyday. So paglabas, eto na yung kabuang view ng room. Sobrang comfortable, sobrang relaxing, and super super bali vibe talaga siya. Sobrang relaxing kung makifeel nyo lang guys ngayon. So and guys, syempre sa mga hotels, meron tayong mga complimentary water, coffee, may mga teacup syempre, may tissue, may heater, ang ganda ng flower. And then guys, of course, meron tayong mga snacks, syempre may bayad yan, may bathrobe, and yung dalawang bed, dalawang comfortable na bed sila dyan. Dito sa balcony, meron sila ditong table and chairs na made from rattan. And guys, every morning, ito yung view namin. Sobrang relaxing and refreshing. Meron sila ditong 30 meters na swimming pool with 4 feet to 8 feet yung lalim. And guys, pasok ulit tayo sa room. Yan guys, sobrang relaxing and comfortable. Modern na modern yung design niya guys, and lahat ng gamit is bago. Meron sila ditong TV with Netflix ready na. Meron sila ditong Wi-Fi, so hindi kayo mabobore. So while you are relaxing, marami kayong pwedeng gawin. Guys, swear, sobrang worth it ng hotel na to. Kung gusto ninyo ng hotel na peaceful, relaxing, hindi crowded, you can never go wrong with Molly Resorts. Every morning guys, nagde-deliver sila ng complimentary water, but you can call them naman anytime na kailangan nyo ng tubig. So ayan guys, relax lang ako dito while watching Netflix at naghihintay ng aming breakfast. Guys, ipapakita ko sa inyo ang kanilang pa-breakfast and oh my gosh, sobrang ganda. Kasi ang ganda nung presentation nila. No, hindi buffet yung kanilang breakfast dito, pero super masasatisfied naman kayo because of the taste and presentation ng kanilang breakfast. Supposedly, itong breakfast na ito guys ay floating breakfast sa kanilang swimming pool kasi they accept floating breakfast. Mag-a-add lang kayo ng 300 pesos and pwede na kayong mag-breakfast sa pool. Pero nga, ang kanilang pool ay nag-open ng 8 a.m. pa. So, pinadeliver na lang namin dito sa room. Guys, nakikita nyo ba yan? Sobrang wow! Para kaming nasa Okada or Resort World, yung kanilang presentation ay napakaganda. Anyway guys, ang kanilang breakfast ay made from The Mist, or galing siya The Mist Restaurant kasi ang The Mist Restaurant ay kanilang sister company. So yan guys ang aming breakfast. Sa aking another vlog is i-share ko sa inyo kung magkano yung aming travel expenses lahat. But for now, let's continue the accommodation review. So ayan guys, hindi lang siya maganda yung aming breakfast, masarap din siya
and quality. Quality talaga yung mga ingredients na ginagamit nila. Si Molly guys ay 5 minutes walk pa to Alona Beach, pero meron naman silang swimming pool na open from 8 a.m. to 10 a.m. na pwedeng-pwede kayong mag-swimming. Like other hotels, meron din sila ditong services like laundry and steam. Pero syempre, meron siyang additional fee. Si Molly, they don't have their own cafe and restaurant. Pero katabi naman nila yung The Mist na pwede kayong kumain dito anytime na nagugutom kayo. And they also prepared yung mga breakfast ng mga guests ng Molly. It's our third day dito sa Molly and medyo gloomy yung araw na ito. But anyway guys, here's our breakfast na ito yung regular breakfast nila na included na sa hotel fee. So, dito sa Molly and pupunta na kami sa Henan kasi lilipat kami ng hotel para maranasan naman namin yung beachfront na hotel. Let's go! Bye Molly! Bye Molly! So, that's it for Molly. Good location, 5 minutes drive from the airport. Very nice and accommodating stuff. Lahat ng gamit is bago sa hotel. Netflix ready, Wi-Fi meron sila. Breakfast is good. Lahat ng area is very Instagrammable. Napakalinis ng room and swimming pool. So, ano pa yung hahanapin nyo? Very relaxing ang ambience, peaceful, and not crowded na hotel. Sobrang worth it lahat ng gastos ninyo dito guys kasi sobrang ganda ng hotel. I really recommend Molly sa lahat ng pupunta ng So Bohol. Next hotel na tayo guys. Welcome to Henan! Yeah! Anong oras may check-in? 3 p.m. po sir. Pero mag-register muna kayo sir. Ah, okay. Actually, sila nag-aantay din sila siguro ng alas 3. Hi guys! Andito kami ngayon sa Henan. And si Henan naman is located along Alona Beach and mas malapit siya sa Panglao Airport compare kay Molly. Henan is one of the most popular na hotel dito sa Bohol kasi siya ang biggest hotel resort dito sa Bohol that has 400 rooms. Imagine guys, sobrang daming rooms. And as you can see guys, they have an open space reception area so sobrang welcoming ng vibe. And though hindi na ganun ka-modern yung design ng hotel, it is because it was open last 2015 pa, pero iba yung assurance na ma-feel mo once na pumasok ka na parang you will have a very good stay dito sa Henan. Parang pang world class kasi yung datingan niya. Looking on those guests kanina, sobrang dami. Parang how can they cater them? Parang kasi sobrang hustler na sila. They know what they are doing in this field. Anyway guys, let's proceed on room tour kahit marami pa akong gustong sabihin mamaya na lang. So ayan guys, pag open nyo ng room, sobrang laking room. Sobrang minimalist and breezy. May word bang breezy? Char, parang gano'n. Tapos paglabas ninyo guys dito, meron din silang balcony pero maliit na space lang. And ito lang yung nakapagpasad sa akin kasi hindi beachfront yung nakuha namin na room. Parang garden. Ito yung parang entrance nila dito sa hotel. Pero anyway guys, relaxing din naman siya because of the mga trees, ganyan. Check-in time dito guys is 3 p.m. pa pero dahil available na yung room so nakapasok kami ng mas maaga. Binigyan lang nila kami ng letter upon registration para sa mga schedule ng breakfast and dinner and then yung pool schedule and then yung mga locations. And dito guys sa room namin walang Netflix pero meron namang TV and with cable. And meron kami dito ang tables and chair na set, may lagay ng mga luggage and cabinet. Meron ding safety. Ano ang tawag dyan? Basta safety something. May mga hanger, payong, ganyan. So, dito sa cabinet nila may mini ref. And of course, meron din complimentary water and coffee. Not as modern as Molly, pero the room is very comfortable and nice pa din. Ito yung reception or lounge area nila guys. Kanina sobrang daming tao dito and then ngayon wala na. Siguro nakapag-check-in na silang lahat. Tingnan nyo naman guys, sobrang relaxing ng view. Ito yung malapit nun sa may entrance ng Henan. Siguro you will walk 3 minutes pa going talaga dun sa beach. It's already 9 p.m. and we decided na pumunta sa beachfront para ma-experience ang kanilang beachfront during the evening. And ayun lang, meron sila doon mini bar na pwede kayong uminom, ganyan, and then mag-party-party again. Actually, ang daming tao din kahit na gabi na. Siguro we stayed here until
mga 10:30 in the evening. Ayan, alam niyo ba guys, sobrang accommodating lahat ng staff dito. Sobrang happy lang nila. And I remember those days na nag-work pa ako sa restaurant. Ayun guys, ang dami pa rin nagsiswimming kahit gabi na mostly mga foreigner. And ayan, umorder kami dyan na so kung mahilig kayong uminom on Pumarty during the night time, this hotel is perfect for you. And aside from Henan, meron din sila mga katabi dito, mga restaurant and bars na open until 12 midnight. And tingnan nyo naman guys, gabing-gabi na pero napakarami pa rin tao. For sure, may enjoy nyo dito guys. Sea Breeze para sa aming complimentary breakfast. Guys, sa Sea Breeze Restaurant for our complimentary breakfast na included na sa kanilang room rate. Actually, they allotted two areas para sa kanilang breakfast kasi sobrang dami nilang guests. Isa dito sa my front beach and another one is dun sa building na malapit sa room namin. But we decided na dito na lang sa my front beach para after naming mag-breakfast is magsiswimming kami. As you can see guys, sobrang dami ng variety of food nila. Meron silang bread section and super favorite ko guys ang kanilang croissant with pineapple and strawberry jam. Super soft and buttery guys na kanilang croissant. And meron din sila dito guys, noodles section. May sotahon, may ramen, and then meron din sila dito mga different kinds of siomai. And meron diyang mga tuyo, mga bacon, ham. And meron sila dito guys, egg section. May boiled, may scrambled, may sunny side up. Sobrang dami. Meron pang basta madami. Tapos guys, meron sila dito ang salad section, cereals, fruit section. Sobrang dami mong pagpipilian for breakfast. And after breakfast, it's swimming time. Ayan guys, kung gusto ninyo ng hotel na malapit sa beach, Henan is the perfect hotel for you. Sobrang linis guys ng tubig dito sa Alona Beach. As you can see guys, tingnan nyo naman, kitang-kita, sobrang linaw. Enjoy na enjoy ang aking asawa sa paglangoy. Yan guys, sobrang saya kasi sobrang linis ng tubig. Kami ngayon ng dagat at maliligo kami. Ito ang aming last leave. Ah, tomorrow kasi ay uuwi na. Kaya susulitin namin ang pagdadakay. Kasama ko po si ano, Ding Dong Nantes. Ay, hindi pala si ano pala to? Si Macael Daza. Isa ito sa moment na pinakaabangan ko, yung sunset by the beach. Oh my gosh, sobrang ganda ng sunset guys. Pinkish na bluish, ganun yung sunset dito guys. God, sobrang na-enjoy ko tong moment na to. Sobrang akong na-relax. By the way, dito kayo mga happy guys. Sa Henan is meron silang happy hour from 3 p.m. to 7 p.m. buy one take one ang kanilang alcoholic drinks. Si Henan guys, once nag-book kayo, meron kayong mandatory dinner buffet na babayaran. So for our 3 days and 2 nights stay, is yung 1 night namin is dito kami nag-dinner. And hindi naman kami guys nasa doon dahil sobrang worth it naman ang mga pagkain sa kanilang dinner. So even though nagbayad kami or nag-additional kami for this dinner, is okay lang. Kasi guys, sobrang sulit na sulit talaga. Sobrang sarap na mga pagkain and all over the world. Meron sila ditong Japanese, Filipino, Spanish, Italian. Sobrang daming choices, guys. Super ma-enjoy nyo talaga to, guys. Hey!
last day dito sa Bohol and sinulit lang ulit namin yung pagdadagat. And ayan guys, nag-breakfast muna ulit kami. And in fairness naman guys kay Henan, sobrang wala rin akong masabi sa kanilang from breakfast talaga. Kasi para siyang mini version ng mga breakfast buffet sa City of Dreams, sa Okada, sa Spiral. Ganun yung level. For worth it kung magkano man guys yung binayad nyo for room rate nyo dito. And hindi kami nakapag-pool noong mga nakaraang araw. So, nag-pool muna kami bago kami umalis. Sobrang dinis and sobrang laki guys ng kanilang swimming pool dito. So, ayan guys, after mabilisang packing, paalis na kami ng Henan. Pauwi na ulit kami ng Manila. So, quick review lang ulit tayo guys. Si Henan guys has very good location. Malapit lang din siya sa airport. And they have a very nice and accommodating staff. Sobrang feel nyo na pinapahalaga ng staff nila ang bawat guest nila dito. And though sometimes maraming tao, crowded siya, pero malaki naman yung area. So, very relaxing pa din. Napakagandang beachfront and nightlife. Marami sila ditong amenities. Meron silang gym, meron silang spa. So, marami kayong way para mag-relax. And guys, cashless din sila dito sa lahat ng mga transaction ninyo. Kung meron kayong kakainin sa restaurant nila, kung meron kayong iinumin sa bar nila. So, you will just say yung room number ninyo and cashless na babayaran nyo na lang siya during checkout. And lahat ng kailangan nyo sa isang hotel guys is nandito guys. Wala na akong masabi guys. I-try nyo na lang dito sa Henan. Kasi for sure may enjoy nyo rin yung stay nyo dito. Meron silang service going to airport. Mag-a-add lang kayo ng 200 per person. And that's it. Nasa airport na kayo. Hi guys. Honest review guys for two hotels na pinag-stayan namin. Parehas maganda, parehas may advantage. For us, walang disadvantage, guys. Sobrang nasulit, sobrang lahat ng gastos namin is super worth it. Just comment down below all your questions kung meron man. And that's it for today's video. Thank you for watching, guys. And next vlog ko is walking along Alona Beach. So, see you at my next vlog. Thank you for watching. Bye!